Humarap nitong June 26, araw ng Miyerkules, si Porac Mayor Jaime Jing Capil sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Joint Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality at ng Committees on Migrant Workers and Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Risa Hontiveros at Senator Sherwin Gatchalian. Kasamang sumalang ni Capil ang municipal engineer nito na si Engineer Glenn Lansangan. Sumentro ang pagtatanong mula sa pagbibigay ng business permit, konstruksyon ng gusali sa panahon ng pandemya, hindi tamang pagbabayad ng buwis, hanggang sa inspeksyon na hiniling ng Philippine National Police kasunod ng mga ulat ng kriminalidad sa operasyon ng Lucky South 99 na sakop ng bayan ng Porac. Tulad ng mga nauna ng isinagot ni Capil sa naging pagdinig ng sanggunian panlalawigan, ganun din ang naging tugon ng alkalde sa mga senador. Isa sa pinuna ni Senator Gatchalian ang konstruksyon ng Pogo Hub. Sa mga dokumentong kanilang hawak daw kasi, kapuno-punan na nakapagtayo ng building sa lugar sa kasagsagan ng pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine o ECQ dahil sa COVID-19 pandemic noong 2021. Tugon ng alkalde, abala raw kasi ang LGU noon sa pandemic response. Nasa Angeles City din daw ang entry point ng sityo Pulong Maba na lokasyon ng Pogo Hub. Ibang klase po talaga ang Pogo po sa Pulong Maba. Wala siyang barangay, ang entry exit niya po sa Angeles, wala kaming entry exit sa Porac. Kaya ang totoo, yung mga kababayan ko hindi man sila aware diyan. Kaya yung construction po nung pandemic talagang naitago rin po sa amin. Puna naman ng senador. Pero more so, akong tatanungin, Mayor, more so na dapat tayo maging mas alerto at alisto dyan sa area dahil wala ka ng kapitan, hindi mo pa makita, nabigyan ng building permit. Diba? Parang kung akong tatanungin, dapat mapagmasid tayo dyan sa area ng yan. Mas alerto tayo sa mga nangyayari dyan. Parang mahirap tanggapin na biglang parang kabuti na lang siya na lumabas dyan na walang nakakaalam. June 4 nang i-raid ng mga otoridad sa pamumuno ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang Lucky South 99 at dito na-discovery ang iba't ibang uri ng kriminalidad na nagaganap sa Pogo Hub tulad ng scamming, torture, sextortion at maging ng mga pagpatay. Ang mga ilegal na aktibidad na ito noon pa man ay napigilan na raw sana. Sa mga dokumentong hawak ng mga senador, makadalawang beses na raw sumulat ang mga kapulisan sa opisina ng alkalde upang hingin ng assistance nito dahil sa mga ulat ng ilegal na aktibidad ng Lucky South 99. Una noong August 22, 2023 at nasundan pa nitong May 3, 2024. By the tone of this, parang meron na kayo, and may kasama kayong police, parang meron na kayong objective na peace and order ang inyong dapat maatupag dito eh. Yes, Your Honor. To check na rin po kung ano ang nangyayari po sa loob ng Pogo Hub. Pero hindi kayo nakapasok sa loob? Hindi po kami nakapasok sa loob, so, Mr. Chair. So walang checking na nangyari? Kung nasa labas lang kayo, tinignan lang natin yung facade, in reality, walang checking na nangyari? Ganun po yung nangyari dahil hindi po tayo pinapasok talaga sa buong area. Hindi ba kayo nagkaroon ng duda bakit hindi kayo pinapapasok? Siguro po, akala o namin nangyayari talaga na that's a private property na... Yo, kahit pa po private property yun, kung may issue po ng ganyang klaseng karahasan, may mandato ang local government unit at ang local chief executive na makalampas sa security office. Opo, limited access lang po ang ibinigay sa aming team, Your Honor. Yun na nga po, Mayor, yung parang hindi acceptable eh. Sa nangyaring inspeksyon, lumalabas na wala raw nakitang ilegal na aktibidad sa Lucky South 99 si Capil. Dahil dito, wala na raw aksyon pa na ginawa ang alkalde. Bagay na nauna na rin pinuna sa pagdinig ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga. Hindi rin kasi umabot sa provincial government ang problema. Kahit pa sa PAGCOR na siyang may jurisdiction sa mga Pogo. Tingin ni Senator Gatchalian,
walang totoong inspeksyon na nangyari. Di ba ho, pag nasa labas lang, you don't conduct an inspection. Let alone, you don't see the operation. Yun po ang nangyari talaga na hindi kami pinapasok. Kaya wala po kami sigurong na-report dahil wala naman nakita na crime, Your Honor. And wala talaga makikita na crime kung nasa labas, di ba, Mayor? Kung nasa labas ka ho, hindi ka talaga hindi niyo talaga makikita yung crime. Yun lang ang nakikita ko ho dito. Walang inspection ho totoong nangyari. Bago sumalang sa pagdinig, dumepensa ang alkalde sa ilang mga isyung ipinupukol sa kanya tulad ng estado sa buhay at ang pag-unlad ng Porac nang dahil sa Pogo. Inihayag ni Capil na sa ilalim ng kanyang pamumuno, tumaas ang revenue ng bayan at nakakuha pa ng maraming pagkilala sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Puno naman ni Gatchalian. Kasunod ng pagkakadiskubre ng itinuturing na pinakamalaking illegal na Pogo hub sa bansa. Kung bubuuin yung storya, hindi tinuloy yung inspection, nakapagtayo during pandemic, yung BPO, yung pagbabayad ng buwis, hindi kompleto. 2019, 2020, 2021, hindi kompleto. Parang pag binuo mo yung larawan, parang matapang tayo sa ibang establishmento, pero pagdating dito, parang umurong ho tayo. Yun ang aking pananaw dito. Parang pagdating sa Lucky South 99, medyo malambot ho yung dating ho natin. Sa huli, inihayag ng dalawang senador ang kanilang pagkadismaya. Tingin ni Nahontiveros at Gatchalian, may pagkukulang ang LGU. Hindi po katanggap-tanggap sa komite na sayang, hindi nila na-exercise lahat ng kapangyarihan na nasa isang local chief executive. Una para mag-inspect, yung totoong inspection, at sa batay sana doon, nakapagpigil o iwas sa mga harms na nangyari pagkatapos. Ako, nagkukulangan doon sa ginawa. Hindi katanggap-tanggap, hindi ni pinapasok eh. Hindi ko nga, nag-mayor ako ng 9 years. Dumaan ako sa ganyan at merong paraan. Kung gusto mo talagang gawin, may paraan. Lalo na mayor kasi malawak ang kapangyarihan. Samantala, inimbitahan din sa pagdinig ang mga may-ari ng Lucky South 99 at ng Whirlwind Corporation, pero wala ni isa sa mga ito ang tumugon. Hindi pa raw natatapos dito ang investigasyon at gagawa ng hakbang komite upang maiharap ang mga may-ari sa pagdinig. Isa pang investigation, hindi pumunta yung mga may-ari ng Lucky South 99. At yung Whirlwind, yan, importante yan dahil sila talaga on record ng mga may-ari at sila talaga ang dapat manabot. Kung kailangan ipakulong, ipapakulong dapat tayo. Sila yung mga nasa papeles na may kinalaman dito sa mga nangyayari sa Pogo Hub. Iimbitahan din daw sa susunod na pagdinig ang mga magsasaka na sinasabi nagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ng Pogo Hub na isa umanong lupang agraryo. Ayon kay Hontiveros, may kautosan na raw na for distribution na ang lupa na bagay na kukumpirmahin daw ng Department of Agrarian Reform. Kasama si Jennifer Salenga, ako si Arlene Salonga, CLTV 36 News.